So hindi tayo gumagamit na sa taas. Hindi na yung dadagyan mo pa ng walenggel sa taas. So ibig sabihin, mas makakatipid tayo. The way na yung mas makakatipid ka, matibay pa rin naman yung ceiling na gagawin mo. Ayan, doon may dugtungan dito. Diretso, tapos dito may dugtungan, tapos diretso yan. So sunod-sunod na po yan. So ibig sabihin, yung lakas niya nandun pa rin. So hindi siya yung naiiwan. Yung lakas ng metal barring, mas magiging solido po yan. O kaya solid na solid. Kasi nga, wala siyang putol. Yan yung sinusunod nating sukat ng carrying channel natin. Hey, what's up mga kumusta? Magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa ating panibagong vlog. So ngayon mga kumusta, nandito tayo ngayon sa Kabuluan, Villaverde. Nandito tayo ngayon at ibabahagi natin ang isang idea, mga katulong para sa mga baguhan at saka mga DIYers. So ito, unang vlog natin dito. Okay, pangalawang vlog pala natin dito sa nagbukas na proyekto natin. So nung nag-deliver tayo dito, so konting hagip lang yon sa vlog natin noon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea para dun sa pag-pre-frame natin. Bibigyan ko kayo ng standard na framing. O kaya naman, ginagawa nating framing pagka tayo ay nag-pre-frame ng para sa kisame. Para sa metal frame, wall angle, post dun sa may carrying channel. So, ano nga ba yung mga standard o kaya naman kalimitan naming ginagamit na maaari nyo ring gamitin o kaya i-apply sa inyong pagtratrabaho. So, tara mga kamasa, yan ang ating lamin ngayon. Let's go! Okay, eto na yung bahay ni Sir Jaime. Yan, shoutout kay Sir Jaime tsaka kay Sir Peter. Ang gagawin natin dito mga kamasa, ceiling works lang muna tayo. Huhuli ang painting works, tapos sa additional ng electrical niya. Although may mga nakaabang na yan electrical, may mga additional tayo. Pero sabi nga ni Sir, eto muna yung unahin natin. Ngayon mga kamasa, yung gagawin natin dito ay naglalatag na tayo ng framings. Kung mapapansin ninyo, nakapag-frame na tayo, halos lahat to. Dito sa part na to, ayan, nakapaglatag na kami ng cement board. Maya-maya matatapos na yan, yung sa cold ceiling niya. Ganon din dito sa isang room. Ito yung master's bedroom. Ayan. So, ginagawa ni Danny Boy. Gagawin natin dito, may drop yan. So, yung perspective niya ganito. Yung sa kabilang room, cove ceiling lang yon. Tapos dito sa kabila, cove ceiling lang din. Ito yung pangatlong kwarto. Tapos ito naman, yung design na ito mga kamasa, ganito siya. Tapos yung design natin dito, plain lang. Para naman yung hanging cabinet natin dyan ay hindi tayo mahirapan. So halos lahat yan, naka-frame na tayo. So dito, plain lang din yan. Siyempre, CR lang yan. Tapos dito, nandito si si J-Boy at saka si Bagkat. Ay, Charles pala. So dito mga kamasta, ano nga ba yung standard o kaya sinusunod naming framing? Marami naman tayong uri ng pag-reframe na ginagamit natin para sa ating pagkikisame. So meron tayo yung mga iba't ibang klase ng framing. Pero dito, ito yung sinusunod ng tropa na kung saan ito yung binahagi ko para sa kanila. Kumbaga sa kaisipan o kaya sa idea na to, ako lang po yung may idea neto. Although marami na rin gumagamit neto, marami nang nag-a-apply sa idea na to. Mula pa nung nag-uumpisa tayong nag-vlog, ay ginagawa na natin to. Ngayon, kung hindi nyo pa napanood yung mga video na yon, ito yung pagkakataon na maaari kong ibahagi sa inyo para yung mga nagtatanong na mga baguhan o kaya bagong pasok sa ating YouTube channel at saka sa ating FB page, ito po yung ginagawa po namin. Para magkaroon ng idea ang bawat baguhan at balak magtrabaho sa pagkikisame o kaya mangontrata ng pagkikisame. Dito may cove ceiling to o kaya may design to. Tuli ito, double drop to mga kamasta, no? So ganito yung design niya. Ganito yung design niya. Yan. So double drop yung mangyayari dito. Kung saan yung isa tambol lang siya tapos yung pinaka upper niya ay yun yung may cove ceiling. Ano nga ba yung sukat o kaya kailangan nating alamin sa pag-pre-frame natin? So unahin natin sa carrying channel. Ano nga ba yung standard na sukat o kaya ginagamit naming sukat ng carrying channel na yan? Kung ano yung distansya niya. So tara, sukatin natin sa taas para kitang-kita nyo yung actual na sukat natin. So gamit tong metro natin, ating susukatin ng actual mga kamasta, no? Ayan. So yung standard na sinusunod namin dito
ay naka 3 feet kami. Saktong-sakto. Pwede rin kayong mag 80 cm. Ayan yung 80 cm natin. Na kung saan pagka maluwang na maluwang yung area, mga kamasta, ay nag 80 cm kami. Pero pagka ganito, kagaya nito, napapansin niyo naman eh, maiksi lang naman yan. Ayan, maiksi lang naman yung sukat niyan o kaya yung haba niya. So nag 3 feet kami. Yan yung sinusunod nating sukat nung carrying channel natin. So yung paglalagay natin ng carrying channel, ayan o. So gamit lamang din yung concrete nail, tatlong piraso po yan. So halos lahat po yan, pare-parehas po yung paglalatag natin. Sa pag-i-instill niyan, itong carrying channel natin na to, dapat yan batak na batak yan hanggang dun sa dulo. Hindi siya yung pupwede na yung nagagalaw-galaw na ganyan. Kung saan, pagka gumagalaw na ganyan, ibig sabihin maluwang po yan. So masyadong mahaba, mga kamasta. So hindi po pwede na ganun yung gagawin natin. So dapat yan batak na batak yan hanggang dun sa dulo, para pagka naglagay tayo ng hangar, hindi ka na mamamroblema. Tapos dito, ang paglatag niyan, mga kamasta, kagaya na ito, nakaharap to. Ito yung sinasabi namin nakaharap. Ito yung harap niya, ganun din dito sa kabila. Ito yung harap niya. Ngayon, nakatalikod na dito sa part na to, nakatalikod na rin dun sa part na yon. So ibig sabihin, nag-aagawan po yan, bawat isa. Kasi hindi po pwede na iisa yung linya natin. Kumbaga ito nakaharap to, nakaharap na rin doon, nakaharap na rin doon. So dapat yan salitan na magkabaliktaran. Kasi ang inahabol natin dyan, pagka naglagay tayo ng double clip, yung double clip kasi na ito, mga kamasta, mayroon tayong tinatawag na nakadoble para doon sa may double clip natin. Ah, tanggalin muna natin. So yung paglalagay kasi ng double clip natin, mga kamasta, napaka-importante na ito, na dapat alam natin kung ano yung pattern na dapat niyang sundin. Kasi ang double clip, kung sakali na nakaharap to dun sa may part na yun, nakaharap din sa part na yun, parang nag-aagawan. Para yung metal frame natin, malakas po yan. At the same time, ang isa pang nagpapalakas niyan, dapat yung double clip na nilalagay natin. Lagi niyong uunahin yung part na ito, yung nasa likod niya. Kasi pag inuna mo to, wala nang kapit yung susunod. Kasi kumbaga, ito magiging alalay niya na lang to eh. Ngayon, kung dito mo inuuna yung alalay niya, wala nang pwersa yung nasa likod niya. So dapat unahin niya dapat yung nasa likod lagi. Yan yung likod niya, kung saan naiipit natin yan gamit yung plier, yun yung pinanglalak natin. Tapos, tigyan natin dito sa may harap niya na nakaganyan. So plier din lang yung panglock mo dyan para maging secure. So halos lahat yan, wala tayong pinipili ng paglalagyan na kung saan isa-isa. So dapat yan, lahat po yan doble-doble. So kung gusto nyo pa na mas maging matibay yan, kung nag-aalin lang kayo din sa may clamp niya, o kaya yung dito, yung pang-grip natin dito sa part na to, pwede nyo i-rebits dito. Yan, dun sa may likod niya, pwede nyo i-rebits yan, mga kamasta. Yan naman, hindi naman na natin kailangan gawin yon kung alam mo naman na matibay yung double clip na gagamitin mo. So dapat yung double clip na gagamitin nyo, mga kamasta, ay 0.7, mas maging matibay pa yan. So dito sa may paglalatag naman ng metal frame, meron tayong sinusunod na part na kung saan tinatawag namin dyan na 40 cm by 40 cm, o kaya naman 16-16, o kaya 16 inches by 16 inches. So kung makikita nyo to, wala pong tigil yan, walang putol. Maliban dun sa may part na nabitin tayo. Ngayon kung napapansin nyo to, yung may haba to na 5 meters maigit. So ibig sabihin, bitin po yung isang metal paring natin. Kasi ang metal frame, o kaya yung metal paring natin, mga kamasta, may sukat lamang ito na 5 meters. So sa paglalagay ng paring, kapag ka ito ay lumagpas ng 5 meters, nagiging salitan yung paglatag namin. Kagaya nito, dito sa part na to, ito yung may dugtungan. Ayan, yung dugtungan na yan, may tutorial tayo kung paano nga ba yung pagdudugtong nito. Kung mapapansin nyo, may continuity na kung titingnan mo na maigi, wala pang rivets yan, pero matibay na yan. Halos parang iisa lang yung lakas niya. So ang ginagawa namin dyan, para yung lakas na meron tayo o kaya nahanap natin para dun sa pagkikisame natin, para hindi yan manghihina, ang ginagawa namin dyan, salitan po yan. Ito yung may dugtungan, ito diretso naman to. Ito may dugtungan, ito diretso to. So ibig sabihin, meron din tayong dugtungan dun sa part na yon. Kung saan, etong part na to na diretso, yan po yung may dugtungan doon. So sa pagdudugtong ng metal paring o kaya paglalatag ng metal paring, napaka-importante po na ganito po yung gagawin ninyo. Hindi siya po pwede na halos lahat nung naandito ay dugtungan po yan. Kasi kung ito
Kagaya nito, nakalagpas na to sa carrying channel, eh wala, yung dugtungan mo nandito lahat. So may magiging mahina dito sa part na to. So kailangan mo magdagdag ng carrying channel kung ganun yung pamamaraan mo. Kailangan magdagdag ka ng carrying channel para lumakas yung part na to. Kasi oras na hindi ka nagdagdag ng carrying channel, manghihina po yung part na to kung dito ka lang, kung iisa lang yung dugtungan mo. Kung gusto mo naman na iisa lang yung carrying channel na gagamitin mo dyan, ganito yung gagawin mo. Po yan. Doon may dugtungan dito, diretso, tapos dito may dugtungan, tapos diretso yan. So sunod-sunod na po yan. So ibig sabihin, yung lakas niya nandun pa rin. So hindi siya yung naiiwan, mga kamasta, no? So ganun din, sa paglalagay naman ng lock natin, kapag ka ito may cove ceiling o kaya may design, naglalagay tayo ng double lock na tinatawag. So dito, mga kamasta, ito yung pamamaraan namin na isa para kahit hindi ka na gumamit ng wall angle, kapag ka ito ay may cove ceiling, ito po ay nagiging worth it kasi ito, gamit na gamit to kapag ka ganito lang yung gagamitin ninyo. At the same time, mas maging matibay pa ho siya. Kasi yung lakas ng metal barring, mas magiging solido po yan. O kaya solid na solid. Kasi nga, wala siyang putol. Yung pakpak niya na yon, mga kamasta, yan na yung kapit niya. Kasi yan, ilalak mo na lang ng concrete nail, mga kamasta, para mas maging kapit na kapit yan. So yan yung tinatawag namin na double lock kapag ka ito ay may cove ceiling. Ito applicable to pagka may cove ceiling lamang po, mga kamasta. O kaya naman, may tambol dun sa may pinakagilid nung didesignan natin. O kaya kikisamahin natin. So yan yung paraan namin, mga kamasta, no? So dapat yan, alam nyo na kaagad kung paano yung distribution. So yan ang pamamaraan natin kapag ka tayo ay naglalagay ng metal paring, mga kamasta, no? Kapag ka ito naman ay plain, kapag ka naglalagay tayo ng metal paring, syempre wala ka ng double lock yan. So dapat yan, latagan mo ng wall angle po yan, lahat po yan. Nakapagilid na yan, puro wall angle na. So ganun naman yung pamamaraan natin kapag ka plain naman, mga kamasta, sa paglalatag ng metal paring. So sa wall angle naman, mga kamasta, tsaka lang tayo naglalagay ng wall angle kapag ka dito lang sa baba. Kapag ka ito ay may cove ceiling, may tambol, o kaya drop ceiling na tinatawag. So hindi tayo gumagamit na sa taas, hindi na yung dadagyan mo pa ng wall angle sa taas. So ibig sabihin, mas makakatipid tayo. The way na yung mas makakatipid ka, matibay pa rin naman yung ceiling na gagawin mo. Ito, matagal na ho namin ginagamit to, mga kamasta, no? So wala kang alinlangan kung bakit wala ng wall angle pa sa taas. Kasi ang wall angle, mga kamasta, gagamitin na lang dito sa drop. Yan naman, ang pagkakaiba lang naman yan, pagka plain naman, talagang buo yan na malalagyan mo ng wall angle, gaya nung pinakita natin dito sa kabila. So, pabalik-balik tayo dito sa part na to kasi gusto kong ipakita sa inyo isa-isa, mga kamasta, no? Ayan, yung sinasabi ko na may wall angle na sa taas niya, pare-parehas na ho yan. So, dapat yan yung paglalagay niya ng wall angle, mababa dun sa 1 inch nung carrying channel natin. Kasi yung 1 inch na yan, yun yung tick o kaya kapal nung ating metal paring. So, yun yung dapat mong sundin, kagaya na ito. Ayan. So, naka-adjust ka dyan, mga kamasta. Ayan. So, ang ginagawa namin dyan para makuha mo ng sakto yan, kumukuha kami ng piraso ng metal paring, tapos susuksok natin dito, then doon tayo magbe-base. Kung gusto nyo naman, gamit yung laser leveler ninyo o kaya naman yung inyong level hose, pwede nyong gamitin yon, mga kamasta, para hindi kayo malito. Pero para sa amin, para mas mabilis, mga kamasta, lagay mo lang yan. Para yung wall angle mo, yun na yung magiging basihan natin. Yun ang guguhitan natin, buo yan. So yung distansya naman ng paglalagay ng ating pako, mga kamasta, kapag ka naglalagay tayo ng wall angle, ay every 1 foot po yan. O kaya naman, yung every 12 inches, mga kamasta, no? So yun yung sinusunod natin na distansya ng ating mga concrete nail. Pero kung ito ay ampaw, kailangan mong damihan yan. Kasi meron mga asintada o kaya naman. So kalimitan dito kasi, mga kamasta, meron yung mga asintada na ampaw yung laman niya. Lalo-lalo na kung bandang taas na, pinaka-high ceiling na. Kasi dito naman sa biga, hindi mo naman sabihin na magiging ampaw yan. So ibig sabihin, kalimitan, dun sa may mga asintada na napalitadahan na ampaw po. So yun yung pinapalakas namin ng todo. Okay. Ngayon, mga kamasta, kunin din naman natin yung standard na drop naman natin kapag ito ay may cove ceiling o kaya may drop ceiling. Dito may double drop tayo na sinusunod, so ibig sabihin mas mataas to. So ito nasa 35 cm yung drop nyan mula dito sa ilalim ng biga hanggang dun sa may pinaka high ceiling natin.
So may standard tayong sinusunod kapag ka ito may cob ceiling. Pero ito sabi ko nga kanina, ay double drop po ito. So ibig sabihin, mas malaki yung drop natin pababa. So hinabol din naman natin yung high ceiling niya, yung pinaka-high ceiling na ito, para yung high ceiling natin na yan, eh nandun sa pinakataas talaga mga kamusta. No? Para yung double drop natin, hindi gaanong mababa. So dito, pagka yung cob ceiling natin, dapat yan naka-standard na drop tayo na 18 to 20 centimeter. So yun po yung sinusunod natin. So kung masyado naman mababa yan mga kamasa yung high ceiling natin, ayan, nilalaro ko lang yan ng mga 12 cm up to 15 cm. So kayang-kaya po yan. Basta ang importante dyan, kapag ka ikaw magpipintura, unahin mo muna yung high ceiling na pinturahan, yung side niya, tapos yung mauhuli na yung pinaka-drop niya. So yun yung diskarte kapag ka masyadong mababa yung cob ceiling natin. Pero ang ginagawa natin, kapag ka ganito na maluwang, okay lang din naman na kahit na wala mo ng pintura, eh nalatagan na lahat. Kasi kagaya nito, 20 cm po ito. Yan, ito, 20 cm din to. Kasi ito, hindi naman siya naka-double drop, kumbaga cove lamang. So halos cove lang to. Maliban dito sa may design niya dito, ay ibang design naman po yun. Kamasa, ang isa pala dito ay yung hanger natin. So ano nga ba yung distansya ng hanger na kailangan nating ilagay? Kapag kaya ito ay nasa sukat na 3 meters, mga kamasta, pwede kayong mag-deploy ng tatlo. Unahin nyo yung pinakagitna, then i-divide nyo lamang yan. So yun yung paglalagay ng hanger natin. Pero pagka nag-exceed ka na sa 3 meters, na kung saan nasa 4 meters, kagaya na ito, 4 meters yan. So ang dinideploy namin dyan, 4 din na hanger. 1, 2, 3, 4. So ganun po yan. Magdedepende ka dun sa may sukat nung paglalatagan mo. Hindi po pwede na dahil dun 3, magiging 3 din dito. So ibig sabihin yan, nakadepende dun sa may sukat nung bahay na yung ginagawa. Mas maging matibay po yung paghahanger natin. O kaya yung kisame na nilalagay natin. So isa pa dito, pagka naglagay kayo ng hanger, dapat diretso po yan. Para yung pwersa natin, diretso din. Para walang, hindi siya yung gas. Oras na naka-slant, kasi ito hindi pa naman to nailock. Oras na naka-slant kasi yan, meron yung pagkakataon na gagalaw po yan. So dapat yan, yung pwersa niya, kumbaga parang ganyan yan, dediretso yan. Para yung lakas niya, diretso rin siya. So, ito yung pag-pre-frame natin mga kapasta, applicable sa lahat po ng board na inyong gagamitin. Mapa-gypsum board, plywood, o kaya cement board, pwedeng-pwede po yan. So may mga kanya-kanya tayong diskarte ng pagkikisame, pag may metal frame, na maaari natin o kaya kalimitan natin ginagamit. Pero ito ay binabahagi ko lamang po. Kung gusto nyo pong gayahin itong pamamaraan po namin, pwede po. Applicable po to sa lahat mga kamasta. Pwede nyong gamitin. Kung sino man po yung gustong mag-mangontrata o kaya gustong gumawa ng mga kanilang mga kisame, ito po pwede nyo pong gamitin yan. Kasi ito, ginagaya na rin to ng mga talagang batikan ng mga nangongontrata, mga kamasta. Marami kayong mapapansin. Kapag ganito yung framing, mga kamasta, hindi ko naman sinasabi na sa atin ang galing yon, pero yung idea na to, mga kamasta, mula nung binahagi natin to, marami na pong gumagamit. Kasi marami na rin akong mga naka-encounter na mga dati ng contractor, pero napalipat sila sa ganitong pamamaraan kasi nga ito yung pinakamabilis na pamamaraan. So ayan mga kamasta, so pakaabangan nyo to kung ano pa yung mga maaari nating ibahagi. Ayan, kung gusto nyong malaman yung mga iba pang pamamaraan natin, just comment down below mga kamasta, para sa ating FB page at saka sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang yung video natin. So ngayon, merenda pa pala. Merenda muna tayo. Ayan, si Mrs. ko. Basta no, ayan, pakaabangan ninyo kung ano pa yung mga maaari natin ibahagi. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat muli sa inyong suporta. Sa lahat po ng mga clients natin, maraming salamat po sa tiwala. Ayan. So mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!